Okay na? Okay na. Nakatanggal na yung cap. Okay. Okay. Hello guys! Ako si Louie. Ako si Leiny. So, this is our first vlog. And we'd like to introduce ourselves. Ako si Louie. I was born in Makati, June 11, 1992. I grew up in Parañaque City. Growing up, I wanted to be a priest actually. Tinawag nila akong Father Louie. Hindi ko akalaing ikakasal pala ako one day. Tapos nung college, nag-college ako sa Ateneo, so dito na kami sa Quezon City. Graduate ako and then nag-work ako as a teacher. So I was a teacher and then nagpunta pa ako ng business. Actually may business na pala ako noon nung teacher ako. Tapos yun, we run a small restaurant here in Quezon City. It's called Snacks and Ladders. This one, yay! We love playing games. So ito yung props namin. Yung restaurant kasi namin, board game cafe siya. It's called Snacks and Ladders. So yun, if there's one thing na parang medyo kilala, quote and unquote kami, is, you know, that's one thing, yung playing games with others. And interaction. Fun. Ayun. So that's me. Hi, I'm Leiny. So I'm 25 years old. Yes. So ayun, same with Louie. I was born in Makati noong July 19, 1995. And then initially sa Parañaque din kami nagsistay. Pero yung family ko sort of nomadic char. Parati kami palipat-lipat. So Parañaque, and then nag-Baguio, and then nag-Quezon City, tapos balik sa Parañaque. Tapos Quezon City, tapos may Pampanga, so like everywhere. Parehas kaming nag-aral sa Sacred Heart School sa multinational village. So same kami ng school, pero hindi kami nag-abot sa Sacred Heart. Ang magkakilala talaga sila ng sister ko, si yes, ako tsaka si Lorraine. Who is a year older than me. They ran sa student council ng high school. So we have a small school kasi. So everybody kind of knows everybody. So we know of each other, but we don't really know each other. Nasa school ka, college siya noon sa UP, ilang di ko siya. Paano pa nag-start? I think sa ano yun eh, yung video sa Facebook, yung sa Jollibee. Ah, yeah. Nakita ko siya dun sa Jollibee. Parang video. Insert VTR. Tapos yun, uy, yun nga, kasi we know of each other. Tapos yun, ako kung siya ba to. And then, may crush na ba ako sa'yo nun? May crush na siya sa akin nun. Na-joke. Parang, it was more of like, uy, ikaw yung kapatid ni Lorraine. Tapos, yun. Somehow, na-invite kita sa Snacks and Ladders. Yes. And then, nagpunta naman siya. With friends. Tapos, yun, nag-thank you siya after. And then, kapal ng mukha ko, nagpa-picture pa ako sa kanya. And then, from then on, start kayo mag-chat. And mas naging madalas yung pag-chat. Kasi before, hindi ko pa siya sinasagot kasi gusto ko ng approval ng parents ko before maging kami. Kasi sabi nila, dapat daw graduate muna ako. So pagka-graduate ko, kinukulit ko na sila. Pwede ba ako mag-boyfriend? Pwede ko masagutin si Louie. Samantalang si Louie, parang anong feeling mo noong time na yun? Hindi, kasi syempre, nililigaw ako. I made my intentions clear. Nagtapat nga ako ng feeling sa kanya sa Jesu Church sa Ateneo. Tapat ng church, guys. Sabi ko, so, dito tayo magsimula kasi dito rin naman matatapos. Yes! Lande. I felt na nasa kanya na yung bola nun kasi sure na yung sa'yo. Nagsabi na ako ng intentions ko and then I'm just gonna wait here. So I was just waiting patiently at that time. But we were still going out again. So, kinukulit ko sila parents, and then one time we were in Baguio, kasama yung family ko and even my cousins, sila Kathleen, si Kenneth, at sila Uncle Louie din yung name. Ayun, sila din yung ninong-ninang ko, si Uncle Louie, saka sila Tita Lee. Sila yung kasama ko noon, kinukulit ko yung parents ko. Tapos yung sabi nila, sige na, parang gawin sila. Ah, talaga, napilitan naman sila. Hindi naman. Parang, actually, mas si mommy ata yung mas go for it. Hindi sabi nila sa akin na nangingi ako ng blessing. Sige na nga. pag-uwi namin from Baguio, talaga ako, paano ko kaya siya tatanungin? Kasi inisip ko, sasabihin ko sa kanya, o sige, pwede mo na akong tanungin. Ganun ba? Yeah. So parang hindi ko alam. So sabi ko, sige, ako na lang yung magtatanong.
So, gumawa ako ng poem, ganyan, na parang, tapos yung dulo ng poem, Louis, will you be my boyfriend? O, diba? Ang ganda! Haba ng hair mo, girl! nung nag-close na yung snaps, parang tapos sabi ko... Tapos reply ko sa kanya, sige na nga. Tapos pagkatapos na, parang sabi niya, tayo na, mga ganda. Ay, I was parang medyo, parang, in disbelief konti. Ah, talaga tayo na ganyan. So, you were together for four years. Magpo-4 years sa August. Sa free time namin ni Louie, mahilig kami manood ng series, I guess. Parang yun yung bonding moment namin. Over, habang kumakain, manood kami bago matulog, or like, bago umalis, or like, kapag yung free time, habang nag-work, during breaks. Yun nga, games sa Steam, PlayStation 4, board games. Tsaka si Louie mahilig sumayaw. Oh, Sampol! Nag-outing kami, they planned the whole thing, and then there was this beautiful parang terrace ba ang tawag ko? Parang view deck. View deck. Na parang sobrang na... Overlooking sa taan. Overlooking, and then na move lang din ako sa ano. And, but I, of course, I asked permission already from her parents, and then from my parents also, I've talked to them, and then I've had the ring na for the longest time, and I was just looking for the right time, or and then, yun na yung time, and then sinabi ako si Robert, magpapropose na ako ngayon, and parang, shock sila na parang, ha? Nagmawa pa kami ng group chat nun. Sabi nila, uy, picture tayo dun sa may view deck. Sabi, picture kami, nakatalikod kami, tapos sabi, parang I was talking to her about life. Sabi ko, if there's one thing that this pandemic has taught me, yun, I'm hindi sure lahat. You may plan a lot of things, pero you know, you never know what will happen. Okay, isa lang yung sure. Tapos doon ako lumuhod. And then, sabi niya, sabi ko, will you marry me? Ganon. Sabi niya, sige na nga. Sabi ko parang, hala. Hindi nga siya nag-yes eh. Hala siya na. Ano ba? Ayun. Tapos, nag-yes naman ako.